Hello mga kabayan, eto na naman kami. Dito kami ngayon nag-stay sa Heritage Motel sa Auckland. Pagkasundo namin dito sa dalaga ko, sa airport, galing Canada, dito na kami nag-stay. Kasi nga naman, alanganin oras babiyahe pa kami ng 8 hours pa uwi sa, babiyahe pa kami ng 3 hours, excuse me, mali na naman sinabi ko. 8 hours ay mali. 3 oras lang talaga. Since pagod naman ang asawa ko sa kakadrive mula airport, tapos pabalik sa Auckland, nag-decide na lang muna kami na mag-stay sa Heritage Motel sa Auckland. Ito yung itsura ng tutuluyan namin. Maganda siya. Yan, sabi nga ng asawa ko, yung mga player ng All Black, madalas dito nag-i-stay. Ang dami. Malaki siya, maganda. Tapos, reasonable price yung kakayanin mo talaga. 2 bedroom ang kinuha namin dito. At para hati kami. Itong bedroom na to, itong magiging room ng asawa at anak ko. Yung mga lalaki. Siyempre kasama dito yung panganay ko, yung bunso kong lalaki. Diyan. 3 sila diyan. So maganda naman, no? Maganda rin ang presyo niyan. Kayang-kaya ng bulsa. So, kung tutulugan mo, napaka-comfy ng bed. Kompleto naman. Tamang-tama lang talaga sa 3 matutulog. And then next door, kami naman na puro babae. Ako, yung anak kong dalaga, at saka yung bunso kong babae. Ayan, yun yung nakikita niyong naghihila-hila ng kanyang bag. Ayan yung sinundo namin sa airport na galing Canada. Di naman kagandahan, pero talagang pag humiga ka sa kama, yun na lang talaga ang pinakahabol mo. Napaka-comfy ng bed niya. See? Ayos na to. Sa maghapon mong paghintay sa anak mo, nakakapagod din maghintay sa airport. Tapos itutulog mo na lang, and then the next day, na lang naman kami maglalaboy. Okay. Itong toilet. Ayan ako. Ayan naman ang shower. Ayan ang kitchen. Ayan. O di sa pag-ikot-ikot mo lang. O pwede na ako magbabad dyan. Siyempre, sakit ng katawan mo din maghapon. Giintay. Pinaka-bonding na rin namin to ng mga anak ko. At saka worth it ang paghihintay kasi napakadami niyang pasalubong galing Canada. Eto na, pababa na kami. So, maghahanap na kami ng makakainan. Ay, mali. Inikot pa pala namin yung hotel. So, bali, nakita namin dito. Ayan, swimming pool. Dahil sa winter, sino maliligo dyan sa lamig ng tubig? So, inikot-ikot na lang namin. Tinignan namin kung gaano kaganda naman itong aming tinutuluyan. Maganda siya. May swimming pool. May malaking gym. Nakaka-engganyo, diba? Sayang, tamad ako mag-gamit niyan. Pero itong asawa ko, nagbabalak ng gumamit. Sige, gamitin mo pa. Maganda yung swimming pool nila, no? Maganda yung lugar. Ang ganda ng views. So, basang-basa sa makikita nyo, basa yung floor, So, nakakatakot naman. Baka madulas ka. Kasi nag-uulan nung time na napumunta kami dyan. So, ang sarap mag-exercise, sarap mag-treadmill.
Ayan na, inumpisahan na pala ni Mister. Ayan na siya. Nagyayabang na po. Parang ginagawa niya araw-araw. Hindi kaya. Ngayon ko lang siya nakita nagaganyan. Feeling oh. Ang feeling. Naku naman. Sige. Sige pa. Punta tayo dito sa likod. Asan dito yung mga anak ko? Nag-iikot. Oh, alam mo maganda siya. Maganda rito. Especially kung summer. Kasi at the moment, eh, parang hindi pa, parang hindi magandang tambayan niya kasi basa yung floor eh. Nag-uulan nga. Tapos winter pa. So, giginawin ka dyan pag nabasa ka. So, ikot lang kami. Maganda siya. Marami kang malaking lugar talaga. Ito mo naman, tataas ng building. Lala ko yan, last time na pumunta kami dyan, doon kami sa taas, doon kami nagdi-dinner. Kami dalawa mag-asawa ko, dalawang beses na kami nag-dinner doon sa Sky Tower na yun sa taas. Hindi siya na-experience din namin ng pagiging malaya. Kasi malalaki na mga anak ko yun. Ito nakita niyo yan, lalaki yan. Puti, yan ang bunso kong lalaki. At yung babae, yan panganay kong babae. So, ikot lang siya. Ikot lang kami kahit hilo at pagod ka na. Saan pa kaya pupunta tong asawa ko? Actually, hirap talagang mag-ikot eh. Hirap maghabol sa kanila. So, nasa likod lang ako. Siyempre, video mo na lahat. Ito yung pinaka main entrance ng Her Heritage Hotel. So, tahimik siya, oh. Kung titignan mo, walang ganon tao. Parang kami lang that time na nag-stay kami dyan. Kasi nga, time ng pandemic pa. So, iniiwasan pa ng tao na maglalabas. Eh, nagkatoon naman kami eh, fully vaccine, booster, kaya so lakas na ng loob na lumabas. Yun ang maganda kasi pag fully booster ka na, eh may prevention ka na rin. Yan na, another swimming pool. Para sa mga nag-gym after magpagod, talon dyan. Ito ang warm water. Dito pwede kami. Kasi mainit-init siya. Unang tawak ang kutubig, syempre. Kaya ang sabi ng asawa ko, pagbalik namin, kasi balak namin bumalik ulit dito. At hinatid na rin namin ng anak ko sa kanyang bagong titirhan. Ito na yung kanyang bagong titirhan. Oh. Ang cute niya. Malapit na sa kalsada. Maingay. Yep. So, sorry. Eh, yung tinulungan namin siyang maglipat, maghakot ng gamit. So, dito siya ngayon. Matira. Not bad. So, malapit ang anak ko sa train station. No? Baby, oh, train. Oo. Makatulog kaya sila dito na too close para sa train. Maingay yan. Yeah. So, this is 4 bedroom. Apat naman sila dito. So, ayan o, magulo pa. Ito ang unang bedroom. Una. Ito yung kanilang kitchen. Oh, yeah. Liit lang. Ayan. And ito ang kanilang magiging sala. A second bedroom. Ayan. Magulo ba talaga? Kanilang toilet. Third bedroom. Asan yung isa? Ah.
At yung ikaapat na bedroom ay nandito. Yan. Ikaapat na bedroom. Apat sila dito por babae. Yan. Ito na ang bagong titulan ng anak ko. And then, after that, nag-malling kami ng pamilya ko. Kami dito. Ang ganda ng mall dito. Nandito kami sa New Market, Oakland. So, nakaka-good vibes. Ganda. Nakaka-gutom. Sige, mga anak ko, ay kanya-kanya na sila ng punta sa mola. Meron doon. Andun, sa may bakery. Singalong boot. Ito lang, oh, sunod lang ako ng sunod sa mga anak ko. Sa asawa ko. Siyempre kasi nagbibideo ako. Oh. Yan. Kakapagod din ah. Mag-video, maglakad, at magsalita. Yan. Ang ganda. Ganda talaga ng mall dito. So, napunta kami dito sa ramen, sa soup. Mga anak ko eh, gustong-gusto talaga yung soup. Kasi since winter naman dito, eh, mas gusto nila yung hihigup sila na masarap na sabaw. So, yung dalaga ko, bumili siya ng bread niya. Ano ba ito? Ayan. So, masarap ito. Ano na bili mo? Stir fry. Ha? Subukan ko, stir fry. Ah, stir fry. Thank you! Yun yung totoong gamit. Ayun. $15 kasama pa toppings, karne. Ah, yun totoo. Yung ano, lulis lang. Oh my goodness. Yeah. The one with the egg is mine. Oh, yeah. Mm. Oh, yeah. What? I think it's because there's an extra 10 add. Okay, never mind. It's pricey. That's yours. Yes. Yeah, I don't really need. Oh, how many tabs?